What's up guys? It's me again, your uncle Gucci Naroski at medyo matagal-tagal tayong nawala at na-miss ko kayo. Okay, so ano ba ang magiging paksa natin sa araw na to? Makiuso tayo. Pag-usapan natin itong si Pio or itong si Direk Pio na minsan ay rapper at isa ding vlogger na best friend itong si Wamos at ngayon nagkakaroon sila ng hidwaan itong si Makagago at mga ibang vloggers dyan. At ano ba talaga ang naging main issue dahil ba sa hindi makatarong ang presyo ng kanyang tambay cup o talagang meron naman talagang problem o kasalanan itong si Pio. Pero guys ha, mag-subscribe muna kayo sa ating channel, hit nyo na rin yung ating notification bell para always aware kayo sa mga bagong videos sa topics na ating pinapost. Okay, so Pio, marami nagalit or napataas ang kilay dahil sa napakamahal na presyo ng kanyang tambay cup. May nagre-resell kasi ng kanyang mga tambay cup na kuminsan na 3,000, din ang 3,000 eh 7,000 pa. At ako guys, believe it or not, umabot pa yan ng 25,000 at 150,000 at nabili daw yan. Dahil guys, limited edition lang at may pirma daw niya yan, puno. Kaya daw ganun kalaki yung value. Kaya naman yung mga tao medyo napawat dahil sino ba naman yung Pio na yan at bakit kailangan tumaas yung presyo ng kanyang cup, mga cups niya dahil pinirmahan lang niya. At kung limited edition, paki daw nila doon, di sana nag-release siya na napakadaming editions niyan or napakadaming kopya para naman hindi ganun kataas. Okay. Hindi naman kasi si Pio talaga ang nagpepresyo. I mean, ang nagpapataas ang presyo ng tambay cup. Ayon sa mismo kay Pio, 1.6 lang naman ang SRP ng kanyang mga cups. At ang nagpapataas lang ng presyo ay yung mga tambay na ayon kay Pio, gusto niyang tulungan. Tiyan niya tinayo yung business na yan. Tambay, yun nga, tambay ang magre-resell ng kanyang mga produkto. At sila daw yung nagpapatong talaga na malaki dahil may pirma niya. Well, ang tutusin guys, wala naman tayong magagawa kasi kung gustong bilhin ng mga tao yung produkto, kahit sabihin pa natin 1,000,000 yan, kung gusto nilang bilhin, wala tayong magagawa. Pero guys, ang issue kasi dito ni Pio, mind controlling kasi ang ginagawa niya. I mean, mind controlling tuloy. Sasabihin niya, limited edition lang yan. Para nga naman tumaas yung value. Okay, sabihin na natin na pedyo. Okay pa yan. Pero guys, yung kasing quality, ito talaga yung issue dyan. Yung quality ng kanyang mga cups, pang-pressure divisory lang daw, sabi Makagago, sabi pa ng mga ibang vloggers dyan, at sabi ng mga tao siguro na nakabili ng tambay cups. At maraming mga nagkalat na larawan ng tambay cups na may mga damages, yung mga stitches, embroidery, hindi tama o hindi maayos yung pagkakatahe at talaga may damage. At paano nga naman nila ibabalik yun kung limited edition lang, walang replacement. At bukod pa dun guys, kailangan pa ba nating i-memorize yan or kailangan pa bang pag-usapan? Kung alam niyo naman siguro yung new era cups. Ako kasi guys, fanatic ako ng mga sombrero, lalo na yung mga snap back matawag doon. Marami akong cups, meron din akong mga new era dyan. Pansin nyo na yung mga karamihan sa mga design itong si Pio, parang new era lang. Kumbaga parang ginawa niya template yung mismong cups ng new era. Tinanggal niya lang yung tatak, tapos pinalitan lang niya ng tambay. Parang ganun kasi. So parang yung nagiging issue ng mga tao. Sabihin na nga natin na wala namang problema sa mga style niya na mind controlling, na sasabihin niya limited edition lang yan, ipaparisal niya sa mga tambay, wala naman siya kinalaman sa pagtaas ng presyo niyan kung may pirma man niya o wala. Kung gustong bilhin ng tao, kung gustong i-resell ng mataas sa presyo at may bibili naman, wala na siyang pake doon kasi siya ay nagbibusiness lang. Yung pag-directa niyang pag-copya dito sa new era at sa mga napakadami pang kumpanya dyan ng mga cups. At kahit sa aming kakukulong kasi kung makarating niya sa pamunuan ng new era at nag-decide sila nakasuhan itong si Pio, lagot si Pio dyan. Maaaring ma-shut down yung kanyang business o kaya naman mag-settlement lang sila, pero malaki-laki ang bibigay ni Pio dyan at mukhang
Mauubos lahat ng kanyang savings dahil malaking company ang kanyang binangga. New era yan guys, ha? Sa Amerika galing yan, sa States. Hindi ko alam kung saan basa pero Amerika, di ba? Kasi mga New York Yankees, Giants, sa Amerika yung mga teams yun doon. So, ganun ang posibleng kahinatnan itong CPO tulad na nangyari dito sa Nike. Yung kaso nila dito sa Bape at yung Lacoste, yung kaso nila sa Crocodile at napakadami pang mga companies dyan ang may mga issues sa mga copyright or yung manggagaya. At sabi naman ni Lawamos or yung ibang mga tropa pips dyan ni Pio, inspired daw yan. Inspired. Well guys, pag sinabi ka kasing inspired, madalas nangyayari yan sa mga perfume. Yung sabihin na lang natin yung paborito ng lahat, yung palasak na Polo Sport, ginaya yan ng prescripto at yung aficionado at syempre pen shop. At alam, at guys ha, paborito ko yung pabango ng pen shop na yan na medyo na-inspired din dyan sa Polo Sport, pero wala naman nagsusul sa kanila or wala naman nagdidemanda sa kanila, pero guys ha, iba sa kaso ni Pio eh, kayang gaya kasi. Well, sa tingin nyo ba guys ha, kayo, ito ba si Pio ay biktima lang ng mga inditerong vlogger dyan or nagagatasan lang siya or talaga bang may kasalanan siya or yun lang, di na ba natin siya masisisi kasi gusto lang naman niyang kumita ng pera at mahirap talaga ang kumita ng pera. Comment down below po ang inyong sagot. Okay, so si Pio naman life goes on para sa kanya, nag-explain na siya at hindi naman daw siya manggagaya at tuloy pa rin ang laban sa kanya, tila parang tumataas pa nga yata yung kanyang profit. At yun nga kasi guys, napag-uusapan yung kanyang Tambay Cup at naglabas nga siya nito. Ito yung pinaka-latest niya, itong Tambay Cup na to na parang, obvious to obvious na ginaya sa new era. Well guys, sabi lang nila yan, sabi ni Makagago yan. Pero yun lang naman, Gucci Narrows, keep peace out.